sa mga ka-upanatics natin dyan, sa kaibigan ko, sa family ko. Salamat sa panonood ng video ko. At hindi sana kayo magsawa na manood sa akin. And ngayong araw na to ay may ikikwento ako na isang kwento. At na sisigurado ako na kapupulutan natin siya ng aral. Isang kwento to ng Titanic. Siguro naman madaming nakakaalam ng Titanic na kwento, diba? Pero dito, sa Titanic na to, basahin natin kung ano yung nilalaman nito. Sabi ang karanasan dito, ng Titanic. Ang karanasan ng Titanic. The Titanic Encounter. Umpisahan ko na. And sana pagtapos ng video na to, yes, may matutunan kayo. Ito'y isang kahangang-hangang sasakyang dagat. Lahat ng maaaring isipin ng isang designer o manggagawa ng barko ay matatagpuan dito. Ito'y maganda, kahanga-hanga, dambuhala. Hindi lamang ito pinakamalaki, ito'y makinis, mabilis at siguradong hindi lulubog. Hindi ba ginagarantihan ito ng mga gumawa? Lahat ng subok na kagamitan para sa kaligtasan ay ginawa sa sasakyang ito. Ito'y pumalaot sa dagat mula sa Liverpool, England sa mapayapang umaga ng Abril. Nagbibigay liwanag ito sa langit. Talagang kahangang-hanga. Ang pinakamahusay at pinakamalaki sa bansang Britanya ay pumalaot na sa karagatan. At sa New York ito susunod na dadaong. Ang pasahero nito'y mga taong kilala sa lipunan. At sila'y nasiyahan sa kaibahan ng kanyang kagandahan. Kaakit-akit. Ang salita na naglalarawan sa loob nito. Mamahalin ang mga dekorasyon at nakalilibang pagmasdan. Nahihigitan nito ang pinakamataas na ekspektasyon ng mga pasahero. Sa pangatlong araw ng pakipagsapalaran sa pagitan ng Newfoundland, ang Titanic ay naging isang masamang panaginip. Isang malaking tipak na yelo ang natanggal mula sa polar ice field, ang patungo sa direksyon ng North Atlantic Shipping Lines, at nakahandang sumagupa sa direksyon ng kahangang-hangang barko. Sa loob ng 2 oras, bago magbukang liwayway, ng April 15, 1912, lumubog ang barko. Sa kasamaang palad, namatay ang 1,500 na pasahero. Karamihan ang mga manggagawa at ang mga mayayaman. Ito ang pagmamalaki ng isang designer. Hindi kahit ang Diyos ay hindi ito kayang palubugin. Tayo rin ay maaaring masilo ng kapaluluanan kung ipagmamalaki natin ang mga kaangkinan at kayamanan sa Diyos. Lalo ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Kawikaan 16:18. Una, kahit na bumangga ang Titanic iceberg, ang mga tauhan at pasahero ay inakalang ang maliit na tipak ng yelo ay magdudulot lamang ng maliit na sira sa barko. Tayo rin ay nadadaya kapag inakala natin na ang maliit na kasalanan ay maliit rin ang kaparusahan. Huwag ninyong ninlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di malinin lang ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, ito ang kanyang aanihin. Galacia 6:7. Sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan. Roma 6:23. Pangalawa, ang kasaysayang ito sa dagat ay nagpapakita na ang buhay ay walang kasiguraduhan. At ang pangangailangan nating maging handa, tumayo sa harap ng ating hukom at manlilikha. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal,
Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Lucas 12:19. Pangatlo, ito'y nagtuturo sa atin ng aral na pagsunod kaagad. Ang mga nakasakay sa lumubog na barko na kaagad ay nagresponde. Sa babala ay nailigtas. Iyong mga nagwalang bahala sa babala ay napahamak. Kaibigan, ano kaya ang kapalaran mo kung ikaw ay nasa kamukhang sitwasyon? Ang Titanic ay isang pangalan at bagay na magsisilbing tanda at babala sa paghahakahaka ng tao. Binanggit sa sermon ni na ipinahayag ng ubispo ng Winchester St. Mary's Church, Southampton noong Linggo pagkatapos maganap ang trahedya. At sinasabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Nagpapasalamat ako sa sumulat nito. Ang sumulat nito is written by George G. Jines. Siya yung sumulat nito and nag-illustrate. And salamat dahil may natutunan ako. And then, sana may natutunan din yung nanood nito. Kayo na nanood nito, sana may natutunan kayo. At sana tanggapin nyo si Jesus Christ sa puso nyo. Hindi lang dahil ngayong magpapasko, kundi araw-araw. Huwag nyo siyang kalimutan para maging blessed tayo araw-araw. Yun lamang po. Maraming salamat. And guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Salamat. Saranghaeyo! And yun na nga guys. Maraming salamat sa time nyo at pakikinig. Sana may natutunan kayong aral, lugar na to. Kala mo laki ng lugar namin. Dito sa lugar na to, ang kakampi mo ay Diyos. At amen. At sa Diyos ay magsabi ng amen. Amen. Maraming salamat.